natin, of course, ang hugas. Hugas time. So, importante po mga kapudis, mga carbonatics, na hugasan natin para malasa at masarap ang ating chicken adobo. Ayan, himas-himasin lang po. Dapat hugasan natin. Ito na yung pinaka-favorite part ko, ang tusok-tusok time para po manuot talaga ang lasa ng ating adobo. O, diba? Tusok-tusukin at mag-ingat lamang po sa ating mga kamay, mga kaibigan, mga kapudis, mga carbonatics. Alright? And lahat po, dapat tusok-tusukin natin lahat. Repeat lang po. O, diba? Ang bilis na. Diba? So, yan. Ayos. Time! Ito na, lagay na natin ang ating mga pangpalasa, ang ating garlic at saka onion. Ayun! O, diba? Pagkalagay niyan, isusunod natin yung ating asin. Ayan, konting asin lang po, no? Para lang po lumasa lalo yung ating manok. Tapos, paglagay ng asin, kukunin natin yung black paper. Oh? So, yan, naka-ground paper pala yan. Ayun! Yan, pangpasarap at pangpabango yan mga kapudis. And then, here's the halo-halo time. Haluing mabuti, no? I-massage mabuti yung ating chicken para manuot yung ating mga ricados. Ayun. Pagkatapos, takpan natin ang ating manok at i-marinate natin ng 3 hours. Ayan, after 3 hours, ready na po ang ating manok. So yan, nagpapainit na po tayo ng ating cooking pan, and then nilagyan na natin ng mantika. Habang nilalagay natin yung mantika, inuna ko po nilagay yung paper, no, pangpabango yan. Tapos isusunod natin yung bawang or garlic natin. Yan, prito-prituhin lang po natin, no? Tsaka pag nakita na natin na medyo brown or medyo ano na, makulay na yung ating garlic, ilalagay natin yung, eto yung isa sa sikreto ko bakit masarap yung ating adobo, no? Ayan, i-reveal ko na po ang ating garlic, ang ating ginger. Ayan, pangpabango yan. After that, lagay na natin yung ating onion. Tapos, halu-haluin lang natin. Antayin natin na maging golden brown lahat. Ayun. Sobrang bango niyan. Galit na ang ating kapitbahay. Lagay natin yung manok natin. Halu-haluin hanggang ayan. Sobrang ano na. Tapos, takpan na natin. Antayin lang natin. Halu-haluin. Tapos, pangdagdag pampabango, naglalagay din ako ng bay leaves. Ayun. Yan. Konti lang, huwag masyadong marami para hindi din siya umapekto sa lasa ng ating manok. Tapos, naglalagay din ako ng 2 spoon ng suka. Ayan, makikita niyo po, no? Ang suka po ay pangpaano yan, pangpasarap din ng ating adobo. Yan. Tapos, antayin lang natin na kumulo bago natin haluin. Ayan. Halo-halo. And then, intayin lang natin, no? Ayan. Tapos nating ihalo. Naglagay ulit ako ng luya or ginger. Ayan. Mas lalong bumango at sumarap ang ating chicken adobo. Ayan. Nakakatakam na po, no? So, antayin lang natin na maluto talaga yung ating manok. Tapos, dito ko na, at this point, nilalagay ko na ang ating soy sauce or toyo. Ayan po, no? So, depende lang po sa inyo kung gaano karami. Sa akin po, nasa 5 tablespoons of soy sauce yung aking nilagay dyan. Ayan. Sobrang bango niyan. Pero, of course, mas masarap sana kapag silver swan yung ginamit natin para mas makulay. Ito kasi, hindi to talagang kukulay ng katulad ng silver spoon.
medyo ano na, bumaba na yung sabaw. Naglalagay ako ng 2 kutsaritang sugar, no? Yan yung pangpaano, pangpalasa talaga, no? Yung alat at saka yung sarap niyan, nag-mix na. Tapos naglalagay ako ng onion as a finishing sa ating pagluluto, no? Masarap din kasi yan yung ano, yung malalasahan mo talaga yung lasa ng onion. Ayun, 'di ba? So effort na effort si Manenoy sa paglagay ng onion, no? Tapos haluhaluin lang natin and we are almost done. And then after that, maglalagay na tayo ng ating sili, pangpabango, no? Pangpabango yung ating sili. And ready to serve na po.